Ano nang gagawin natin? Meron akong solusyon. Samahan ng Momshie Queens, Jolina Magdangal, Melay Cantiveros at Carla Estrada sa Family Comedy Event of the Decade. Momshies, ang soul mo'y akin. Directed by Easy Perez. Ano ang past tense ng eat? Eaten! Ang English ng kumain ka na ba talaga? Eaten already, really? Ang English ng talaga ba? Tapos na kayo kumain? See? So you eat it already. Why are you so hungry? Streaming on May 28. I love you. So sorry, I don't love you. On your IPTV home screen, select the Activate Free TFC Everywhere tab. Follow the instructions and check the activation code found on the screen. Once you get the code, go to the browser and type iwanttfc.com/tfcEverywhere. Log in using your iwanttfc credentials. After signing in, enter your TFC Everywhere activation code on the page. Quick activate now. Congratulations! Your TFC Everywhere activation is successful. If you don't have an account, you can register for free using your FB account, email, or mobile number. Enter your TFC Everywhere activation code on the page. A notification will appear to confirm your TFC Everywhere registration. Start watching TFC anytime, anywhere. Sana all may fans like Jolene. Nakakaganda mo naman, Jolene. Thank you. Sana ikaw din. Sana all may jowa tulad ni Mylene. Yum naman! Sana all! Mayaman gaya ni Carlene! Sikat ang Mega Rich Hotel. Hindi ko kailangan ng influencer na starlet. Bakit gusto mong bigyan kita ng zero stars sa Traveloka? Guard! Wow! Palayasin mo, impacta na to! Wow! Impacta? Wait lang! Wow! Pero all of a sudden... Kao! You! Kayo! Nagkapalitan ng souls? Si Jolene naging si Carlene. Si Mylene napunta kay Jolene. At si Carlene natrap kay Mylene. Jolene, lumobo ka ata. Si Ate Mylene ba to? Ba't ang ganda? Ano ba yan? Sabi nga people! Morning, madam. Rise and shine. Ah! Sino kang impacta ka? Hindi ikaw si Ma'am Carlene. Sino ka? Your mom! Ah! Ikaw ba sila? Gusto mo bang patunayan ko? Miss Carlene, Sir JB, kailan pa to? Sa pinagsasabi mo? Si Jolene to! Tanggalin nito! Tanggalin niyo! Kailangan natin gumawa ng paraan na makabalik tayo sa dati. Magpapa-transplant tayo, babayaran ko lahat kahit magkano. Soul transplant? Walang ganon, gaga! Ito ang pinakahihintay na paayuda ni Momshie. Positive vibes with Popshie, Anakshies, at buong family. Hindi siya nag-work. I have an idea. Ano ba ito? Ah, hey! Kulang na lang, pwede ng pampalitan. Bakit naman ganito yung sa akin? Ang daming lutados. Get ready as your favorite Momshies switch into their most daring, ear-splitting, and groundbreaking roles ever. Kaya sana all kasamang mapalol sa Royal Bardagulan ng taon. Ano nang gagawin natin? Meron akong solusyon. Samahan ng Momshie Queens, Jolina Magdangal, Melay Cantiveros at Carla Estrada sa Family Comedy Event of the Decade. Momshies, ang soul mo'y akin. Directed by Easy Perez. Ano ang past tense ng eat? Eaten! Ang English ng kumain ka na ba talaga? Eaten already, really? Ang English ng talaga ba? Tapos na kayo kumain? See? So you eat it already. Why are you so hungry? Streaming on May 28.
I love you. So sorry, I don't love you. On your IBTV home screen, select the Activate Free TFC Everywhere tab. Follow the instructions and check the activation code found on the screen. Once you get the code, go to the browser and type iwanttfc.com/TFC Everywhere. Log in using your iWantTFC credentials. After signing in, enter your TFC Everywhere activation code on the page. Quick activate now. Congratulations! Your TFC Everywhere activation is successful. If you don't have an account, you can register for free using your FB account, email, or mobile number. Enter your TFC Everywhere activation code on the page. A notification will appear to confirm your TFC Everywhere registration. Start watching TFC anytime, anywhere. Itong Mom She's ang soulmate akin. Tungkol siya sa tatlong babae, si Mylene, si Jolene, saka si Carlene, na magkakaiba ng buhay, totally magkakaiba ng buhay. Pero lahat sila may yearning to change their lives kasi may hindi na kontento, merong maraming problema, tsaka may isang marami siyang what if. So, one day, nag-away-away sila at nagkapalitan sila ng souls. And that premise of soul switch na lagi natin napapanood, sobrang iba yung inatake namin dito kasi this time walang pretense. It's more of bubuhayin nila yung sarili nila in that body itself. Kumbaga parang hindi nila kailangan mapanggap dun sa body na yun. Pero mas kinikwento natin ngayon yung paano nga ba kung mabubuhay ka sa katawan ng iba. Pwede naman sila hindi maging close. Pero may mangyayari. Kumbaga may mangyayari sa kanilang tatlo na tingin ko ay destined para sa kanila. Tungkol ito sa isang wish na ginawa mo ng birthday mo. At nagkataon may nakarinig na somebody from the universe na i-grant yung wish mo. Yun na nga, ang soul mo ay akin, nandun na dun sa title, magpapalit-palit kami ng soul. At doon naiikot yung storya, paano nga ba mangyayari yun? Kaya ba? Pwede ba? Paano ba? Kasi talagang nagsiswitch ito, nagkaroon ng switching ng soul nila at doon nila nakita na kung gaano pa sila kaswerte ng buhay meron sila. So, di ba? Exciting! Bukod sa itong storya na ito ng ang soul mo'y akin, bukod dito, sobra ko nang namimiss gumawa ng movie. Kasi nung bata-bata ako noon na gumagawa ng mga movies, nung mga time na yun, talagang sunod-sunod eh. And nung syempre naging mommy na tayo, kumbaga inaayos na natin yung mga dapat na oo-ohan natin at hindi. Nung sinabi pa lang na mukhang magkaka-movie, parang meron na sa puso ko na go ako dito. Nung malaman ko na ito ay movie ng Star Cinema at gagawin ng Keep Filming, mas na-excite ako na mag-yes dito and alam kong magiging maganda yung story. Nag-decision ako na to say yes because of the TF. Binigay talaga ito ng Lord. So kami hindi namin ma-expect na bibigyan pa ulit kami ng isang blessing na ito ay ang movie. Well, number one, kasi kasama ko yung Mom She's ko. So, expected ko na talagang masaya. Number two, since it's from Star Cinema, so expected ko na quality. Number three, what an experience after being with Magandang Buhay for 5 years now. Finally, naisipang gawan kami ng movie. So, talagang ibig sabihin, yung saya na binibigay namin or yung saya na naibigay from Magandang Buhay as a trio, tatlong hosts, ay mas napalalawak natin ngayon sa pamamagitan ng pelikula. And hindi lang, naisip ko, wow, hindi lang hosting yung ma-experience nila with mga momshies. Kumbaga, ma-experience din nila na talagang kami ay nag-umpisa bilang mga artista. So talaga ngayon, may kita nila yung other side ng mga momshies na talagang hindi lang sa hosting, ay mapapanood nila na talagang may acting. Si Jolene dito ay isang vlogger at may issue siya sa family niya. Gusto niya maging famous eh. Isa siyang vlogger na talagang gagawin ng lahat para dumami ang subscribers, ang followers. Nandun siya sa mentality na parang, naku, ano gagawin ko? Kailangan okay na okay yung followers ko. Kailangan okay yung itsura ko.
si Maylene ay yung character ko dito na talagang kung sa financial lang, siya yung pinaka talagang sa Bisaya pa iwit. Siya yung pinaka lowest talaga. Pero ganoon man siya ka hindi blessed sa financially, pero very blessed siya sa family at saka sa kanyang asawa kasi siya lang yung may asawa dito, may karelasyon. Lagi niyang iniisip na gusto niya maging mayaman. Hindi niya naiisip kung anong blessing na meron siya na talaga namang hindi ito mababayaran ng pera. Si Carlene dito ay isang trying hard na galing sa wala at nagsipag, nagtagumpay. Pero meron kasing daladala si Carlene na alam mo yon yung gusto niyang patunayan sa mga nang api sa kanya noon, especially dun sa asawa niya, na kaya niyang maging independent, mabuhay, at yumaman na mag-isa. Pero ang maganda kay Carlene, siya ay sobrang mapagmahal na ina. Na-miss ko yung magsulat na para ako nagsusulat for a direct win. Nung nagsistart kasi ako sa Star Cinema, palagi ang nakakatrabaho ko lang talaga ng mga times na yon ay si mga movies na Direk Wen. Doon din nga kami actually nag-meet ni Direk Evie. What makes this special is parang medyo may comeback feels, may homage feels to that particular comedy na slapstick, tapos yung mga tao, di mo alam ba't ginagawa nila yun, pero natatawa ka. What makes it more special kasi parang dito sa Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin, nag-try kaming magpasok ng very now na issue ng mga tao. On the socio-political atmosphere nung mga panahon yun, kasi it was given to me nung 2019, inisip ko ano ba ang meron ngayon sa tao? Kung baga, ano ang kakagatin ng mga tao ngayon? And ano ba ang current situation ng mga tao ngayon? Mga Filipinos, especially. Kailangan ko yata magkwento nung tungkol sa empathy. Kung baga, let's all go back dun sa pagiging maayos ng pakikipagtapa-tao natin sa isa't isa. Ang inspirasyon namin sa paggawa nitong Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin is yung friendship na nabuo ni Mom, She Jules, Mom, She Carla, at Mom, She Mel sa Magandang Buhay. Kasi parang every morning nakikita ko sila, tapos sobrang solid nung friendship nila na parang ang sarap talaga nilang gawa ng pelikula. Na-excite ako na makasama sila sa isa pang project na hindi naman Magandang Buhay. Ito, first time namin na gumawa ng movie na talagang storya namin. Talagang na-excite ako dahil alam mo na, para ka na rin nasa bahay lang din dahil ang mga kasama mo ay family mo. So, Mom, She Mels and Mom, She Cars talagang naging, kumbaga, second family ko na yan. Kasi Magandang Buhay, bahay, Magandang Buhay, bahay. Actually, pinaka-first ko talagang reaction is, wow! Pinaka-una ko talaga naramdaman is kinabahan. Kasi syempre, it's a pressure ka ba na yung trust na binigay sa inyo ng Keep Filming at saka ng Star Cinema is baka, alam mo, natatakot ka. Pero with the strength and courage na binigay sa akin ng mga mamshi, ng aming mga mamshi na, ano ka ba? Kaya natin ito, kaya tatlo yan. So parang nagkaroon ako ng excitement. We were very happy and excited kasi nasa Magandang Buhay kami as hosts and na-miss din namin talagang umarte bilang mga nag-umpisang mga artista naman talaga kami. So we were very happy and excited. Napaka-kalog naman talaga nitong direct, mabait siyang direktor at saka alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung atake na gagawin niya. Kahit na sabi mong nakikipagduruan siya palagi sa set, sa crew, sa amin, wala siyang sinisino. Sa pangalan pa lang ni Direk Easy, Easy is very easy talaga siya katrabaho. Si Direk Easy talaga, akala mo lang siya mataray siya, but then, kasi ako, nakasama ko si Direk dati sa work. Talagang first pa lang nakita ko sa kanya is talagang malambot ang kanyang puso. Talagang madali mo siyang easy to go with. Ito yung first time ko with Direk Easy and napaka-easy ng aming trabaho with Direk Easy because totoo lang, diba? Fun, matalino kasi siyang director at syempre inabutan niya kami, so nakakatuwa kasi parang nakaka-relate din siya sa amin. Yung tatlong cast, sobrang na-excite ako pitching pa lang. Actually, ang nakapag-pitch lang talaga ako kay Melay noon. Nung napipitch na ako sa kanya, na-excite ako kasi parang alam ko how collaborative she is. And then si Julina naman, she's the definition of a generation. Nung nalaman ko na, oh my God, maibibigay ko sa Julina. So, na-excite din ako. And then when we were shooting, kinikilig ako. Talagang
yung pagka-starstruck ko, tinatago ko every time I instruct her. Nung una kinakabahan ako kay Ma'am si Carla kasi syempre iba yung status niya sa industry. Medyo sa kanya ako medyo careful, medyo nagtitiptoe around nung una. Pero nung nalaman ko na kung gaano siya ka-down to earth, ka-humble, kung gaano siya rin kakalog, doon na rin ako parang okay, masarap din pala sa kasama. The cast ay sobrang riot. Hindi ko akalain na ganun. Sobrang kaka-happy yung cast. Napadali yun na yung work and at the same time, napasaya nila. At pili ko ang swerte-swerte ko dahil doon. Lalo na lahat sila, nagsama-sama sila. So they're different comedies from one another. Naging masaya yung templa ng work. Doon pa lang sa title na Ang Soul Mo'y Akin is, alam mo yun, di ba tayo, mas dapat pinapakaba natin yung soul natin. Doon pa lang sa title na yun, makikita nyo, marirealize nyo kung ano yung mas importante. And dito sa movie na ito, babalik kayo sa basic and babalik kayo sa kung ano ang mas importante. Para sumaya sa gitna ng pinagdadaanan natin, kailangan natin ng isang pelikulang magpapasaya sa atin and magpapa-inspire sa atin. Ako dapat panoorin siya dahil nasa pangalawang pangalawang taon ng lockdown at may mga protocols pa rin nangyayari. At kumbaga, hindi pa nga tapos yung pandemya, mas nadagdagan tayo ulit ng fears ngayon. Dapat yung panoorin ang Mamshies ang Soul Mo'y Akin dahil ibang klaseng flavor of comedy ang binibigay namin, especially now na kailangan nating matawa, kailangan gumaan ang mga ang loob natin, kailangan nating maaliyo ngayon. At in the end, makapag-uwi sila ng aral at gumaan ang loob nila sa laban natin ngayon sa pandemic. Dapat panoorin ng mga tao yung Mamshies ang Soul Mo'y Akin dahil it's a soul movie. Hindi lang siya pelikula na patatawanin ka on the surface. Pagkatas mo tumawa, mapapaisip ka rin, matatamaan din yung kaluluwa mo. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Mamshies ang Soul Mo'y Akin on May 28, 2021 starring Miss Carla Estrada, Miss Mele Cantiveros, and Miss Julina Magdangal, directed by ni marami pang ibang cast na riot. This is a feel-good comedy movie, family movie na napatok para sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo. Ini-invite po ang ating mga kapamilya, lahat ng mga kapamilya natin dyan. Kasi syempre, kadama na yan mga kapinsanan nyo dyan lahat. At syempre, lahat ng nanonood sa atin sa buong mundo, sa ibang bansa. Relax! Umupo lang kayo dyan. Manood kayo nitong Mamshies ang Soul Mo'y Akin dahil marami kayong matututunan dito. Pero most especially, sasaya kayo sa movie na ito. Nako! Excited na kami mapanood ninyo to at ma-share ang lahat ng bardagulan namin, lahat ng kasiyahan namin habang ginagawa namin ang pelikula na to. Gusto naming ma-experience nyo rin, mga momshi, popshi at mga anakshi. Kaya huwag nyo kalimutan manood sa May 28. See you all! Are we on? Oh my God! Lapit na. Hindi pa pala, sorry. May countdown, di ba? Ayun nga, may timer, di ba? Charot. EJ, taas lang po. Medyo na putuli yung ulo nyo. Yung headroom po, Sir EJ. Yes. Ah, okay. Saan ako pupunta? Puputulin ko ulo. Ah. Anong ba? Okay, sige, dadagdagan ko pa ng papatungan ko pa. 12, 11. Mother Eric, ano to? 6, 5. Ayan. Sa inyo na po. Okay! Oh my goodness, ang saya. Ang iba-ibang emotion ko ngayong hapon. Nagsama-sama ng excitement, ang kaba, na napaka-init na panahon ngayon dito sa Pilipinas. But we are having this wonderful, wonderful international, global conference para sa inaabang ng comedy event
movie of the year, and this is called Mamshi, Ang Soul Mo'y Akin. I'm so excited to be hosting this kasi usually I would host a Manila press conference, but today global, international. I'm so happy to be joining international media influencers, bloggers. Ayan, so ito po ha, kamusta naman po ang mga Mamshi, Papshi natin dyan. Ito na nga, the cast of Star Cinema's newest comedy offering, Mamshi, Ang Soul Mo'y Akin. Kasama natin ngayon si Johannes Risler, Juliana Pariscova Segovia, DJ Jaiho, at ang ating writer na si Miss Daisy Kayanan, and the most in demand, most sought after director both in series, television, and the movies, Direk Easy Ferrer. Hi, Direk. Magchichikahan tayo, ikaw ha. Grabe, grabe ang blessing mo, Direk ha. Sobra, sobra, sobra. I'm happy for you. At syempre, hindi mawawala sa listahan. I've been a publicist ng kanilang morning show for what? Ilang years din yata yun? 4 or 5 years. And talagang alam ko na likaw ng bit... ang likaw ng bituka ng aking ang tatlong pinakamamahal nating bida. Siyempre, si Miss Carla Estrada, Queen Mother Carla Estrada, Melay Cantiveros, and of course, Julina Magdangal Escueta. Kaya naman, ayan, mapapanood tayo ngayon ng live. Babanggitin ko po ha, ang dami-dami nating walang reason para hindi tayo hindi ma-aware ang tao sa nagaganap ngayong afternoon dahil napapanood tayo sa following platform, media platforms ng ABS-CBN, that's Kapamilya TFC, TFC US Official, TFC Asia, TFC ANZP, TFC Canada Official, TFC Europe, TFC Middle East, I1 TFC, ABS-CBN Network, Cinema One Channel, Cinema One Original, Star Cinema Official, Cinehab, at of course, ang Magandang Buhay Facebook page. Baka pwede na rin sumamang ibang channels para join sila sa sayang na yung Apple. Andito na lahat. Walang reason para hindi tayo mapanood. Okay, watch nyo lang po yan. At ito pa. At ito nga po ang good news ha. Bukod po sa mga available po ang ito po ang good news. Available na rin ang Mamshi's, Ang Soul Mo'y Akin sa upstream.ph. Kaya hello sa mga manonood diyan sa upstream.ph. Bumili kayo ng ticket ngayon pa lang dahil worldwide din natin mapapanood ang pelikulang ito via upstream.ph. O diba, walang dahilan para hindi mapanood ang first ever movie ng Mamshi's dahil mas marami ng options to watch. Okay. Okay, kayo ba mga Mamshi, Beshies ko dito sa media ko na ito ngayon, ano? How do you define happiness? Ako kasi, I believe that we can find happiness through friendship. Yan ang nangyari sa ating mga bida sa kwento na mapapanood natin sa pelikula. Kaya talagang bongga ang hatid ng saya nitong Mamshi's, Ang Soul Mo'y Akin. Friendship can happen in different shapes and forms. Inihahandog para sa atin ang pelikulang ito. Kasabay ng pagdiriwang natin ng Mother's Month, kaya pasok na pasok sa banga. Kasama ang buong angkan, kaya sa mga nasa bahay, aliwan to the max talagang ibibigay sa atin ng family comedy event of the decade. Awit! Oh, hindi ako yan ha, nasa script yan, binasa ko lang. Kasi ang bat, masyado siyang millennial. Yung saya, pang forever, kaya book na ng tickets. Ayan. Mamshi's, Ang Soul Mo'y Akin becomes available. Ito na po ang importanteng dates ha. On May 28 sa I1, starting off with IPTV, KTXPH, and I1TFC. Sa UP's upstream naman po .ph for only $4.99 in select cinemas in the US starting June 4 and in Australia, New Zealand, and Brunei starting June 11. Yes, open na rin po ang mga ilang sinehan sa international iba't ibang bansa, but we will have to observe as safety protocols, magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, magdala ng alcohol. Kailangan ko bang i-remind yan? Okay. At sundin pa rin po ang social distancing. Okay. Ano pang sabi dito? We got you. Okay, we got. To all our TFC family, we got you. Ito nang easy steps kung paano mapapanood ang Mamshi's, Ang Soul Mo'y Akin on different platforms. Please watch this. Playing BTR.
Play VTR. Pasayahin lang natin, huwag na tayo ma-stress ha, kasi ang init na nga dito sa Pilipinas, buti pa dyan sa inyo kung wherever you are. Rod, call mo pagkatapos ng video ha. Ayan, si June Celso nangangarag. Last 30 seconds. Ah, ba't hindi? Okay. May ano pa, may upstream pa. Gusto ko na mag-Q&A. Ang dami ko ng gustong malaman. May trabaho ka pa mag-announce. Ikaw naman, chismosang pala ka lang agad ang gusto mong marating eh. Hindi naman agad, chika. Update lang, di ba? Parang di, paano nyo nagawa ito sa kalimutan? Countdown na po. Okay. Ayan na, mama. Countdown pa ako. Countdown ka. Eh, chika. In 5, 4, 3, 2, sa inyo na po. Okay, ayan po. Kung alam mo nyo, napanood nyo, ayan po yun. So, hindi ko napanood dito sa program slide. Kung sa upstream naman po nyo gusto mapanood, just go to upstream.ph. Click nyo po ang movies. Look for the Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin. And click stream now. Mag-sign in sa G-Movies to pay for the movie. Siyempre, kailangan bayaran, ano? At hintayin lang ito at may at para sabay-sabay natin mapanood sa May 28. Okay. So, at this point po, Globalizas, hindi ko na patatagalin pa dahil kanina ko pa pinatatagal, pero this time talaga sisimulan na natin. Umpisahan na natin makipagbardagulan. Yan po ang operative word ngayong hapon na binanggit ni Queen Mother, bardagulan to the max. Let's all welcome the cast of Momshies, Ang Soul Mo'y Akin. Ang Soul Mo'y Akin. Starting off with Johannes Whistler, Juliana Paliskova Segovia, and DJ Jaiho. Hello po! Magandang araw sa inyong lahat! Hello po! Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa inyo lahat. Hello-y! Sa lahat ng mga kapamilya natin all over the world, kasama niyo na nga po nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho. Magandang araw po sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa atin sa TFC. Hello po sa inyo! Stay safe and stay healthy, kapamilya! Hindi ikaw na mag-host, Jaiho. Ganyan ang energy mo. Hindi ikaw na. Sorry. Oo nga. Artista ka dito, no? Oo nga. Parang si AJ pala nagtanong na lang. Correct. Sorry, Mother. Kung manda ka QM, marami akong gusto malaman sa'yo. Lagot. La. Si Johannes, kamukha ni Patrick Garcia. Yes, oo nga. Si Jolens, baka panahonan. At si, ano naman, si Juliana, kamukha naman, ano, ni Rabia Mateo. Wow! Wow! Iba rin. Wow! Iba rin. Rabis Mateo. Thank you so much. At syempre, makakasama natin ngayong hapon din. Sobrang isa sa pinaka-mahusay na writers natin sa pelikula, sa Star Cinema in particular. Please welcome Daisy Kayanan. Hi, hello po. Good afternoon po. Sana safe kayo dyan kahit sobrang init. Sobra, no? Grabe. Alright. Hindi niya ako sinagot na hindi. Siguro malamig sa kanya. Alam mo, ito na. Sorry na, Sir EJ. Introduce ko na yung ano. Sabi ko, napaka-in-demand mo. Paano mo ginagawa ito? May series ka, may TV show ka, meron kang movie. You are now the pandemic director, the lockdown director, the most sought-after lockdown director. Please welcome, I'm a fan of his works, Direk Easy Ferrer. Hi, hello! Magandang hapon po, everyone. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, all over the world. Yan sa lahat ng audience at all over the world. Hi, Sir EJ. Hi, Ma'am Shee Carls. Nakakatawa naman yung pandemic director. Parang ako yung nagdala ng pandemya. Pero yun lang ako. Maraming salamat po for joining us today, for joining us tonight. Sana po lahat please. Ayan. Correct. Nalilaman natin kung paano mo ginawa ito ha. Pero ano, napaka iba rin ang estilo mo ng pag-direct. I'm so proud of you, Direk Easy. Salamat, Sir EJ. Alam nyo, nung wala pang pandemya, may franchise pang ABS-CBN, nakaplano na talagang gawan ito ang tatlong to ng pelikula. In fact, may mga naiba to na ang gagandang concept. And finally, nangyari na nga. And I'm happy. Dream ko ni QM eh. Dream nilang lahat ito na magsama sa isang pelikula sa morning program nila. And I'm happy na tuloy na ito finally. We'd like to hear from them. First off, please welcome Ma'am Shee Queen, Jolina Magdamangal, Espeto.
Hello! Hello sa inyong lahat po na nandito ngayon. Sa lahat ng mga nasa iba't ibang parte ng mundo, hello sa inyo. And welcome dito sa ating chikahan sa Mom, She's Ang Soul Mo'y Akin. Enjoy tayo! Correct, correct. And the first kanina sa briefing, ang saya-saya niya, ang taas ng energy. Gusto ko yung energy talaga niya. Feel good talaga. I'm so happy na retained sa kanya yung ganyang positivity. The one and only Miss Melay Cantiveros. Melay! Salamat Sir AJ. Salamat din sa mga nanonood ngayon. Hello. Manood na ko sa aming hi sa mga influencers. Go, go, go. Oo, oh, ayan. At syempre, kung kailan may problem, nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon, alam ko na trabaho, tsaka na paano niya pinagsabay ang trabaho at ang pamilya niya at ang personal niyang buhay, ma-happy na nag-glow siya ngayon at tsaka looking so good. Please welcome the queen, mother herself, the queen of Bardagulan, the one and only Kian Carla Estrada. Hello! Hi everyone! Ako, exciting itong hapon na magaganap ngayon dahil marami kayong malalamang sekreto. Lalong-lalo na kay Ma'am si Jules, na hindi masyadong palakwento yan. Tingnan ano mo. Ba yun ang pinso pa lang? Pinawisan na ako. Okay, so yes, EJ, good to see you. And hi everyone dito sa kasama nating lahat. EJ, konting energy. Alam niyo sa panang ugali niyo. Energy, taas-taas pa nga ng energy. Ay, sige, mag-physical press kung tayo. Gusto niyo ng energy, ha? Ayan. At nakakatuwa po, ha? Ayan, nagbanggit na nga po sila. Nagbanggit na nga sila. Ayan. Aha, dahil nga pang malakasan ng event na ito ay syempre, we also invited our global press, media influencers and vloggers from Americas to Australia, Middle East, Europe, and Asia. Let's all welcome the first set of press, media influencers and vloggers from the Americas and Australia. Once I call your name, maaari na po tayo mag-turn ng ating mga mikropono. Meron lamang po tayong tig-iisang katanungan para sa ating cast. First, sa kauna-unahang pagtanong, sa unang tanong po, I'd like to welcome sa ating MediaCon today from TFC show na K-World. Please welcome Jen Florida. Hi, Jen! Hi, Jen! Hello! Hi! Ayan. Hello, hello! Hi! How are you? Mabuti po. So, I'm Jen from Florida, from London, United Kingdom. Ayan. Binabati ko lang kayo ng belated Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Tapos na naman po ang inyong mga celebration. Nag-celebrate ba kayo ng bonggang-bongga last week? Sige naman, una ka na, Ma'am Chimels. over ang pag-celebrate. Putol-putol. Lai, putol-putol ka. Putol-putol. Ito, okay na. Ito, everyone. Ayan. Okay na? Ayan, I think okay may na. Ano, hindi, I think may daladalang something yung kilik mata. Yung pilik mata, ganun yung word. Lahat ng ano dyan, signal. Yung pilik mata, signal. Pero tinatry ko naman siyang i-absorb. Okay. Pero enjoy at masaya talaga ang aming celebrations sa Mother's Day. Yes. Tuvalu? Yes, masaya, masaya rin. Kumbaga parang nasanay na rin talaga tayo dahil pangalawang taon na natin to na nandito lang sa bahay. Nasanay na rin tayo na gumawa ng mga bagay-bagay para ma-celebrate natin ng masaya kahit nasa loob lang tayo ng bahay. And enjoy din ha, iba rin yung nagiging pag-iisip ng mga momshi sa pag, kumbaga sa pag... i-invento ng mga activities para sa anak, di ba? Totoo yun. What about naman po si Ma'am si Carla? Kamusta naman ang celebration niyo? Mother's Day, ever since masarap talaga i-celebrate yung kahit lalo na pag sa bahay kasi para sa akin mas nakukompleto lahat yung sa bahay kesa yung mas kompleto, mas safe, well, ang Mother's Day kasi hindi na ako yung punong abala since yung mga anak ko nasa taming mga edad na, no? Malalaki na sila. So, sila talaga yung abala. Sila yung talagang, parang sa kanila big deal yung Mother's Day. So,
I said, okay, at least nakapahinga na ako ng bilang punong abala. So, it's a different experience na yung mga anak mo na yung nagre-ready for you for your special day like Mother's Day. True. Oh, that's nice. Yung parang very rewarding kapag kayong mga anak mo na nga yung nakakaalala ng Mother's Day. Parang hindi ka na magpe-prepare. Sila nang bahala. Mm-hmm. Yeah, sila na yung nagluluto and then kanya-kanyang pagandahan ng flowers. Pero syempre, pera ko lahat yun. Pero laptop ni Maggie yung gamit mo. Laptop ni Maggie yung gamit mo, Mare. Nakalimutan ko. Palitan yung pangalan. True. Laptop ni Maggie. Pero syempre, nakakatuwa naman din yung ano nyo, yung new movie. And ang question ko lang po, kasi kakapanood ko lang din ng trailer. Grabe, sobrang nakaka-excite siyang panoorin. Lalo na ako, Jolina fan ako dati eh. Pagupit ko lang din. Anyway, ayun yung question ko po is, how did you prepare individually for the most daring, ear-splitting, and groundbreaking role? Okay, wow. Miss Jen, bago natin pasagutin sila how they prepared for the role, briefly lang, ipa-describe na rin natin kung ano yung role nila, no, para diretso na sa preparation. Yes, would that be okay? Oo nga po. Sige, let's start with Miss Melay. Miss Melay. Yes, ang role ko po dito is pero rakitera talaga ako. Asawa ako, okay, ang love life ko dito, the best ang love life ko. And pero talagang kapos lang ako sa pera and sobrang idol ko dito si Jolene. Kasi vlogger siya. All of my... Yeah. Okay. Ma'am Shimels, mukhang nagkakaano lang ha, may problema lang talaga sa audio mo. Ang daming magaganda kang sinasabi pero nagkakaroon na ng clip. Kasi naka-data ka yata, walang wifi, charas. Ay, may wifi yan! Ma'am Shimels, magod ka na, babalik lang ako. Okay, go. Okay, go. I-connect mo lang yan. Nasagot mo rin naman ni Ma'am Shimela, ibabalik siya using isang pabulosang technical, isang gamit na gadget, diba? Thank yes. you. Okay, Ma'am Shijols, ikaw naman. Magulat tayo, nasa labas na ng bahay si Ma'am Shimels. Pero yung sa akin naman, ako si Jolene, yun nga, isa akong vlogger dito na feeling sikat talaga. Tapos talagang lahat gagawin dahil talagang ang dream ko ay maging famous hanggang sa... Napabayaan ko ang aking family at may isa lang din akong gustong magawa ay yung magkaroon ng talagang bonggang love life na hindi ko inaamin, hinahabol ko siya. So, yun. Doon iikot yung storya at tignan natin kung ano mangyayari kapag napunta nga siya at naiba na yung ugali niya. So, yun. You are portraying Jolene, the vlog. Yes, I'm Jolene. And nag-prepare ako dito ng bonggang-bongga dahil... Mapupunta ako sa katawan ni Ma'am Shimels at kailangan ko talagang kailangan ko matutunan paano yung accent ng Cebuano. And minsan merong mga lines diyan na talagang papasabi ko muna kay Ma'am Shimels para ganun. Tapos titignan ko rin kung paano niya ginagawa. So talagang pagod na pagod talaga ako, pisti. Ganun. Yan. Alright. Yan ang aking paghanda. At least yung preparation mo, katapat mo talaga yung action. Yes, oo. Diba? Yung tutor ko, andyan na sa harapan ko. Correct. Thank you, Ma'am Shijols. And plus, Ma'am Shikarls, anong role and how did you prepare for the role of... You are Karlene, right? Yes, I'm Karine. You're so right. Karine. Yes. Ako si Karlene. Ako, may-ari ako ng Mega Rich Hotel. Basta nakakatawa yung character na very madam, and then of course, very mean at trying hard mag-English. Actually, hindi nalalayo sa akin yung Karlene ko na role, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Ang pinaka-challenging lang sa akin yung nung nagpalit-palit na kami ulit. Nag-iba na kami ng mga anyo. Especially nung napunta na ako kay Melay, muntikan na akong mas-stroke. Medyo
Kaya nakakatawa talaga kasi imagine yung nuances ni Melay doon. Dito sa movie kung talagang gagayahin namin, talagang nakakawalang malay talaga. Pero kinaya naman. So, yun. Ako yung pinaka mayaman dito na, well, it's comedy so talagang exage lahat ng aming mga actingan. Alright. Thank you, Ma'am Shikars. You're good na, Miss Jen? May isa Mamsi pa po question. Si Ma'am si Mel. Yes, nandiyan na siya, Ma'am. Sige nga, Ma'am Shikars, try mo nga. Mic test to the morning and mic test to the evening. Ayan, perfect. Okay na yung Ayan, isang question na lang po. Siguro yung, what's your favorite scene dun sa film? Ano daw? Favorite scene. May audio na, pero nawala ang pandinig. Pero nabing na, hindi pala ako makarinig. Ikaw, Ma'am Shikars, anong favorite scene ba? Ako kahit kuan. Ikaw, ano? Ako, ang favorite scene ko doon. Sa banig? Ay! 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 Ang favorite scene ko na magkasama tayong tatlo is yung mga tawanan kasi natin na, hindi tayo nakakapulog. Ay, yung ikutan natin sa elevator, sa escalator. Nakapagod. Sa ano? Ano ba yung umiikot na salamin? Yung vestibule. Ang tawag sa ganun? Turning door? Turnstile door. Okay. Yun ang pinaka-the best akin kasi wala na tayong ginawa kung litawanan, tinatawanan kasi pagod na tayo pero gusto natin matapos. Kaya, go, okay. Ma'am si Joss, yes. Any favorite scene or memorable scene? Ako lahat ng lahat ng magkakasama kaming tatlo kasi talagang totoong bardagulan siya. Tsaka parang iba yung feeling na hindi kami nag-host. Kumbaga hindi kami nagbabatuhan ng question kundi nagbabatuhan kami ng mga lines at mga actingan. So yun yung mga favorite ko kung bakit gustong-gusto ko yung pag kaming tatlo lagi mabugbugan, yung mga ganyan. Yun. Ang si Carls. Pag-sing ko yung cheering squad kami. Ay, so iba din. Ang tagal namin hindi nagawa yon. Siyempre, lalo na ako yung pinaka-ate ng dalawang yan. So parang naalala ko nung grade school, nung high school na nag-cheerleader ka, diba? So nagawa namin ulit kahit na mabibigat na ang mga pata, diba? So, plus actually, na-happy ako talaga kasi ang daming pagkakataon na may mga eksenang binigay sa akin si Direk Easy na hindi ko nagagawa sa pelikula bilang artista nung araw pa. Kasi ang karamihan ginagawa ko drama eh. Hindi talaga ako nag-comedy. Komedyante lang ako sa totoong buhay pero sa aking profesyon, hindi ko nagawa yun. So dito nagawa ko lahat. Lahat ng kahihiyan. Yeah. Yan. Pero masaya talaga. May very mga good vibes na lang. Ha? Very good vibes. Lalo na dito kami nasa abroad. Syempre parang nasasabi kami sa mga ganyang pelikula kasi puro work, diba? So pag mga ganyan yung datingan, talagang excited kaming lahat. Where exactly yes. Are you? Anong territory mo, Miss Jen? London po. London. Kala ko Florida. Yung pala, pangalan mo pala ang Florida. Florida ang thank pangalan. Thank you so much, Miss Jen. Thank you. Cards to Emma De La Cruz and Jay Ruby. Everyone else here. Thank you. Alright. Alam mo, doon na tayo dun sa part na na tinatanong yung character nila, yung role nila. Gusto ko na rin pasagutin po yung ating iba pang members of the cast. Starting off with Juliana Pereshkova. Juliana, yes, anong role mo dito and how did you prepare for the role? Role ako po kapatid ni Ma'am Shimelay na sumunod sa kanya and then kapatid din namin si Eris, nanay namin si Miss Pia Moran. So kami mga nakaasa lang kami lagi kay Ma'am Shimels na magiging syempre dahil magkakapalit-palitan sila, magiging ate din namin si Ma'am Jolyn, si Ma'am Shikar. So ayun, kung paano nag-prepare siguro hindi kailangan ako for me hindi ako masyadong nabigatan sa magiging role ko kasi parang hindi na bago sa akin yung kulitan namin ng mga Maxi. Ganun. Parang nung nagtatrabaho kami, parang ganun lang din. Kung paano kami magkulitan ni Maxi Mills, ganyan. Siguro ang pinagkaiba lang, yung ngayon, kailangan mo lagyan ng puso kasi it's about family. Ganun. So, yun lang talaga yung pinaka-preparation
na ginawa ko. The rest talaga pa, in-enjoy na lang talaga namin ng bonggang-bong. Lumabas na lang ng natural air yung lahat, ano? Alright, thank you. And this time, Jaiho! Jai, ano ito ba yung mga pinipray mo na nakikita kong shoutout mo na sana matuloy? Isa ba ito sa mga yon projects na to? Yes, Mother Age. Opo. Parang before po ito talaga. Ano ba ang energy? Ayaw akong kabugin. Okay. Gusto ko yan, Jai. Gusto ko yan. Opo, Mother. artista lang. Ay, okay. Opo, Mother Age. Wow! Charing na pa. De, pero ano po, Mother Age, parang nung time po na yon, parang in-inquire lang po muna siya. Tapos diba dahil medyo ang hirap nga po ng galawan because of the pandemic, kumbaga parang hindi agad-agad ganun makakalabas-labas, tapos kailangan locking yung shoot. Tapos parang tinatanong pa lang yung availability. Tapos parang pinagdasal ko po talaga nung narinig ko pa lang na ang mga bida po sa pelikula ay ang mga mahal nating mga momshies na sina Momshie Joss, Momshie Cass, and Momshie Mels po. Tapos hanggang sa nung hindi ko muna siya pinost, hanggang sa nung mismong nasa lock-in na, doon lang po ako nagsabi na thank you, finally natuloy, nakuha yung role. And originally po, ang role na na-offer ay iba. Mother Age, iba po talaga yung role original na na-offer. Supposedly po talaga parang nandun ako sa part dapat ni Momshie Joss. And then nung nandun na po kami sa lock-in, parang... nagkaroon lang po ng problema, nagka-swapping din po, pero hindi ng soul, ng mismong characters po talaga. Parang on the spot, nung day na dapat pupunan na po ako ng morning, nakunan na yung ibang maiksena dun sa original na gaganap po, tapos nagpalit po kasi nagkaroon nga lang po ng konting problema doon. And then, yung preparation, parang to be honest, napaghandaan mo talaga yung unang role na binigay sa'yo, even sa outfit and everything. Pero everything naman po ay na-plancha at naayos on the spot kasi po parang sa tulong po ni Direk Easy at ng buong production po at saka ng mga momshies. So napunta po sa akin yung role ni Keng, which is ito po yung assistant po ni Miss Juline na ano po, na very flamboyant po siya and parang gusto niya lagi spell. Spell mo yan. Pag mga lagi po siya naka-gown, charing. lagi pong shala-shala yung mga outfit niya, ganyan. Kasi gusto niya pong i-impress yung amo niya na si Julie na nasikat nga pong influencer. So gusto niya, kailangan pati siya, eh pansin na pansin din at nagbibita-bita siya dun sa kanyang amo. Okay. So, yan po. In fairness, yung mga... Saya-saya, parang ngayon pa na-excite na ako. Correct. So yung mga outfit po na mga gowns, Mother Age, eh talagang isa sa struggle is real kasi hindi po sa akin sukat dahil nga po biglaan nga po yung pagsaswap. So may mga times po na pumuputok po siya habang nasa eksena. hindi lang may mga times, all the time. Yun tsaka ang haba ng sinabi mo, parang ikaw na yung bida. Hindi kasi tinanong, Ma'am. Ito parang... Right? Ako lang. Oh. Ano na? Ito topic ka na sa Ma'am acting. Ma'am Shee, Jay. Po. Oh. Wala. Yes, Mother Age. Ano po yun? Tabi ka na sa pag-arte talaga. Ano? Mukha naman. O dahil comedy lang to at saka mahal mo yung mga co-actors mo. Siyempre po, Mother Age, talagang sobrang yung kaba sa lahat naman po. Parang okay. Hindi nawawala. Pero in malaking tulong po na ang mga katrabaho mo po dito ay mga momshies. Ni Momshie Cars, Momshie Mels, at Momshie Joss. Tapos ang galing-galing din po ni Direk Easy na magbigay po ng ano. Wow! Wow! Salamat! Ang galing po ni Direk Easy kasi parang very chill lang po din siya mag-direct. Tapos ipinagkatiwala po niya dahil nga po comedy, script reading pa lang, sinabi niya na huwag na tayo mag-script reading kasi alam ko naman may kanya-kanya kayong mga atake pagdating sa komedya. So ipitiwala ko na yan sa inyo. Yeah. Yun po. Thank you, Jai. Ang ganda-ganda. Thank you, Mother. Later on, titingnan natin kung tama ang sagot mo sa kung oo, sa Direk Easy later on. Charot lang. And of course, mukhang siya yung hunk-hunk dito, ano, si Johannes. Johannes, naki-role here. Ako po si, ano, dito, si Nectar. Ako po yung bodyguard ni Miss Carlene. And then, ang pinaghandaan ko siya, hindi, kasi masyado ng... Parang para sa akin, parang basic na lang yung pagko-comedia kasi sa bahay parang trip-trip. Yun kasi yung vibe ko, eh. Parang always na ako makulit. So yun kasi sabi ni Direk sa akin, pag yung makulit ka lang. So okay. Di na ako masyadong na-pressure sa role ko kaya in-enjoy ko na lang. And sobrang
enjoy din yung kasama yung mga cast at si Direk at buong production. Yeah. Good vibes lang. Alright. Thank you, Johannes. Kala ko ang role ni Johannes Whistler. Are you a Whistler? Yung ganyan, Whistler. Ako yan, iba po yan, iba po. Bali. Very Melay. Miss Daisy, later on, may itatanong akong very important sa iyo ha, dahil talagang kailangan masagot mo to later on. But before that, I'd like to turn you over from the Philippine Times to ask her questions. Sherilyn Ramon. Hi, Sherilyn. Hello. Hello. Hey, there you are. Your location right now. May we know your location right now and exactly what time? Is it there? It is there. I'm in Melbourne, Australia. And it's 4:35 in the afternoon. At malamig dito. Kasalukuyang winter. Okay. It's from Melbourne. Okay, shoot! Ang tanong ko sa mga mamshi. Hi, mga mamshi! Hello! Hi! Ang tanong ko sa inyo, kasi di ba matagal na kayong magkakaibigan and araw-araw halos magkasama kayo. So kilala nyo na yung isa't isa. Pero nung ginampanan nyo yung pagkatao nung bawat isa, may na-discover ba kayong bago sa isa't isa na parang, ay, si Melay pala ganito, or ay, si Julina pala ganito. Interesting yung tanong niya, ha, ni Miss Sherilyn. Ang ganda ng tanong niya. Let's start with Ma'am Shimels. May na-discover ka ba nung nagpalit-palit kayo ng soul? Actually, yung pagpalit-palit kasi talaga namin, Miss Sherilyn, is talagang sobra kaming talagang hirap na hirap. So, yung pagkapalit-palit namin, in-enjoy lang namin in the way, English, no? Kasi taga-Kuan yung Australia. In the way na meron kaming parang, kuan ba yung parang kunwari sa Amshu Cross, yung parang siyang bossy. Ano yun? Parang lagi, kailan nakakapagod pala maging gano'n lagi? Saan? Hello? Yung parang laging gano'n yung acting. So, na-discover ko sa kanya na bilang head of household talaga sa kanyang family. Siya talaga eh. Siya talaga yung apat niyang anak, hindi lang sa apat niyang anak, pati sa kanyang mga kapatid, lahat-lahat, nakakapagod yung kanyang role. So, hindi naman dun sa role na ginagampanan ko, bilang nagkasama kami ng 10 days, so nakikita mo, kaliwat kanan yung tawag, hello, bayaran ako rin eh. Kahit na nandun siya sa shooting, may humihingi na pang kaldero, sa kaldero yung humihingi, yung mga kapatid, may ganun siya. So, alam mo yung, hindi basta-basta pala din yung role niya na ginagampanan sa totoong buhay. So, yun ang mga discoveries ko sa kanya. Okay, thank you, Ma'am Shimels. Ma'am Shijols, discoveries kay sa pinaginan. Ma'am Shimels. Kay Ma'am Shimels. Kay Ma'am Shimels, ganun din yung sa role, hindi masyado ko doon nakita yung discovery ko sa kanya na bago. Kasi nga, yun din eh, in-enjoy lang din namin yung mga role namin. Kahit mahirap, talaga ini-enjoy namin. Kasi pag hindi namin in-enjoy, baka walang mangyari dun sa actingan namin, di ba? Pero, ang napansin ko lang, sa personal naman niya, na talaga namang very, very close sila ni Papang. Siyempre, nandun eh, di ba? Kasama sa cast. Pero, yung ano, yung pagiging... Kasi si Ma'am Shimels, pag makita mo yun sa Magandang Buhay, grabe talaga siya... mag-sanitize ng kanyang lugar na talagang ganun siya, mas grabe pa pag yung malaki yung gagalawan niya. Talagang from dun pa lang sa labas ng pintuan niya, talagang sobrang kailangan iwan mo na dun yung mga tsinelas mo. So, itong pagiging malinis niya na to ay talagang makikita mo na talagang yun ang ginagawa niya. Kasi hindi lang sa studio, hindi lang pag nakikita mo sa mga post niya, di ba? Pero talagang ma-witness mo na talagang malinis pala siya talaga sa kapaligiran at sa katawan. Hindi lang halata, pero talagang very grabe siyang mag-sanitize. As in, grabe. Tapos siya pa yung mag-o-offer, itong tuwalya, itong alcohol, ito, magaganan pa siya. Munti ko lang masanitize sa sarili ko. Correct. Ang biggest discovery this afternoon, yung hindi halata. Hindi halata, pero totoo. Yung ganun. Thank you. Ma'am Shijols, ang ganda ng audio mo. Anong kinaga? Ano bang mga, ano mo? Hindi ko alam. Meron lang akong ganito. Ano ba itong microphone na ito? By Mr. Mark. Yes. Gusto niyo po magpa-setup? Mura lang. Wow, niligoso. Magpa-mine lang po. Pang-show talaga. And of course, QM, Queen Mother.
May discoveries ka ba kay Melay? Oo. Kay Jolene. Ma'am Chitosa ko eh, kay Jolene. Well, yung Jolene doon sa kay Ma'am Chi Jols, walang masyadong discovery kasi parang acting lang yung kay Ma'am Chi Jols, hindi siya talaga yon. But ever since, talagang ginagawa mga movies si Ma'am Chi Jols, talagang kikay siya. So, talagang mapapaniwala mo na rin na baka ganito nga si Ma'am Chi Jols, si Jolina, diba? Pero, sa pagkakakilala ko sa kanya nung 90s pa na siya ay ating icon talaga, at nagkakasabay kami at kasama niya ako sa movie, ang discovery ko actually kakaiba. Noong nagka-eksena na kami, kasi yung ginawa namin movies yun, hindi kami masyadong gulo-gulo lang namin nun ni kay Direk Wen. Oo, sa pagagalitan kami kasi maharot-harot kami. Mga bata pa kasi kami noon. Pero eto, yung nakita ko na nga, may eksena kami ni Ma'am Chi Jols, I really saw her talagang professionalism. And I've been telling her, Jols, nakaka-starstruck ka pala talaga, no? Naka-eksena. Lalo na sa comedy kasi ang galing nung mga timing niya. Kumbaga sanay siya talaga sa mga ginagawa niyang comedy. So, ayun, yun yung aking discovery sa kay Ma'am Chi Jols na talagang yung kanyang acting ability at saka yung professionalism niya ay nanatili talaga. Thank you, ate. Thank you. You're welcome. Sa akin na lang yung headband mo after this. Ay, alam mo na. Isang mabilis na tanong para sa creators natin, kay Miss Daisy, tsaka kay Direk. Miss Daisy, alam naman natin kung gaano wala tayong franchise, di ba? Wala. I mean, pero still gumagawa tayo ng mga pelikulang para sa kapamilya worldwide. At isa ito sa pinakamagandang na-create ng Star Cinema, natuloy, na-shoot. What's so special about this project na parang maluluha ka yata? Parang nararamdaman ko, maluluha ka kung paano mo sasagutin ito. Kasi natuloy eh. Ibig sabihin, ganito kaganda yung project. Okay. Siguro po, nung kasi ginawa po namin siya, Sir EJ, wala pa talagang pandemic. Sinusulat na namin siya ni Direk. Tapos nung finally, nasarado na namin yung script, nag-lockdown. So parang kami, kailan pa ito matutuloy? Paano ba? Kasi bago pa namin talaga siya nasarado, ang dami na namin pinagdaanan sa script na yon. Kasi parang way, way back po, magkasama kami ni Direk Easy na pumasok sa Star. Halos sabay kami. Tapos kami talaga yung team na gumagawa ng mga Direk Wen, Vice Ganda, ganyan. Tapos along the way, lumabas na si Easy, ganyan, nag-direct na siya sa labas. Tapos ito sana yung talagang matagal na namin pinaplano na Easy, dapat gumawa tayo ng ano, mga ginagawa natin dati, pero this time ikaw na mag-direct. So special na siya, first intention pa lang namin. Tapos nung nagkakaroon na nga ng delays dahil nag-lockdown and all, parang mas naging challenging siya. Pero ang maganda po dito is yung lockdown, nakakuha kami ng inspiration doon ni Direk para sa theme ng movie. Kaya nga po, pag pinanood mo po siya, hindi lang siya funny, meron siyang now issue na tinatalakay na parang sana all ganyan yung ano, ma-realize after mapanood yung movie. Ayan po. Thank you, Miss Daisy. Ang ganda naman. Direk, Easy. Ang ganda naman siya. Ay, ako naman po na siguro yung nakakaiyak na part is yun nga, after 2 years, kasi since 2019 ginagawa namin, so after 2 years, nairaos namin siya. Ang sobrang laki ng vision ng film before. Kasi nung nalaman ko, syempre nung nalaman ko na Ma'am Chi's yun, syempre alam ko namang ito nang mag-aangat sa akin sa industry bilang isang director. Ito nang magsisement, re-respetuhin ako ng kapwa kong mga taga-pelikula. Sabi ko, kailangan maganda siya, malaki, maganda, larger than life. Kasi yung Ma'am Chi's, tapos yung concept is ano siya, soul switch. So alam natin kung gaano yun, mayroon tayong mga kailangang ayusin para mas maging ano siya, now mas mukhang bago. So nung ginagawa namin ni Daisy, nilalakihan talaga namin. So dati parang nung before the pandemic, parang 100 plus sequences. After the pandemic, binigyan kami, sabi, 60 na lang yan. So parang, okay, sige, isiksik na lang natin, ganyan. From cast of thousands, nagbawas kami. Dati, maraming pamilya dapat si Melay. Dapat dati, dalawang guardian ni Carlene. So ngayon, binawasan namin ng binawasan, lumiit ng lumiit kasi nga kailangan namin iraos sa through the pandemic na may limited people in the set. So, yung habang ginagawa namin, habang nagbabawas kami, nagtatapya, habang nagbabago ng kwento kasi syempre, nag-iiba yung
humor ng tao as time goes by kasi nga syempre nagiging eh medyo political penguin naman ay medyo political satire. So parang ina habang pabawas ng pabawas habang paano na pala sabi ko may raraos ko pa ba to? Sabi ko parang feeling ko hindi ko na yata nawala na yung dati kong intention. So nung sinushoot na namin kitang-kita naman nila lahat na mukha lagi akong pagod sa set. Pero tawa pa rin ako ng tao, kaya tatawa na nila yung kapaguran ko. Pero nung buo na, last two weeks ago, talagang umuwi ako, nakasmile ako, nakabike pa ako nun. Sabi ko, grabe, may raraos ko pala siya na parang hindi siya nakakahiya, may harap ko yung sarili ko kila Inang, kila Sir ECS, sa lahat na parang kahit paano magandang nagawa ko. Yung pinag-usapan namin nila Daisy noon, hey, nasa star pa kami, na parang nabigyan ko ng justice. Tapos hindi nakakahiya na kila Ma'am She Mels, kila Ma'am She Carls, kila of course sa idol ko si Miss Julina, na kahit paano yung nagawa kong magandang yung pelikula nilang magkakasama. So parang ang laki-laki ng pressure na nawala siya. Kasi to be honest, Sir Ej, tawa talaga ako ng tawa. Ayun, sabi kasi ni Daisy, di ba dati kaming gumagawa dati yung mga pelikula ng Direct Queen as creatives. Ngayon, parang naluluha ako na parang finally yung na-miss na pelikula ng mga tao na ibalik. Kasi alam ko na may miss nila yung ganitong klaseng pelikula na ibalik nila. So parang ako, ay! Maganda siya. Tapos tawa talaga ako ng tawa on my own movie na parang sabi nga ni Daisy habang nag-viewing kami, bakla, ikaw gumawa niyan. Oo nga, pero tawa kasi ako ng tawa talaga. Iba talaga yung gana ni Miss Carla, iba yung, of course, Julina, iba yung comedy, and si Melly, natural comedy. So tuwan-tuwa lang ako na para ay, fairness. Yeah, thank you, Derek. Thank you, Derek Easy. Ang dami pa, excited na magtanong. This time around, I'd like to introduce naman po from Pinoy Vibes Toronto, Canada. Toronto. DJ Ryan and Apsi. But ang magtatanong po, I see Coco Martini. Hi, Coco! Coco, hello po! Hi po, Miss Julina. Hello po! Hi! Yeah. Magtatanong po si Miss Apsi. Magtatanong. Yes. Hello po, mga momshies. Ang gaganda nyo pa rin as always. Sana lahat fresh, kahit may sa Pinas. Reminder lang sa ating mga press, one question lang po tayo per artist, ha? So ayun, mabilisan, baka makat tayo ng 3 p.m. Go ahead, sorry of po. Of course, yes. Ang tanong ko lang po is, ano po yung realization na nakuha ninyo after filming this? It's a real life momshies kayo. So ano yung realization po ninyo after filming the movie? Momshie, Carlos. Ay, Momshie, Carlos. Ako, realization after filming the movie na sa isang taong mahigit na parang nabigla tayong lahat sa nangyari. Meron pa palang pwedeng paglagyan ng saya. Meron pa palang buhay sa labas ng pag-aalala. At may trabaho pa pala para sa amin. At higit sa lahat, may kakayanan pa pala kaming magpasaya sa nakararami dahil dito sa pelikulang ginawa namin. Wow. That's my realization. Nice. Okay. Nice. Ma'am, females. Ang na-realize ko dito sa movie namin after namin shoot na kahit sinong mga momshie, hindi lang momshie, mga anak siya na makaka-realize na huwag natin i-compare ang sarili natin sa iba. May binigay si Lord sa atin ng mga kanya-kanyang blessing. Let's focus kung ano yung blessing na meron tayo. Kasi nung nilipat ka sa ibang katawan, nilipat ka sa ibang soul, mas na-realize mo na hindi mo pala kaya. Mas gusto mo pala yung sarili mong buwan. So, huwag kang mag-compare. Be happy and be contented of what you have. Wow. May i-add ka, Ma'am Girl? Yes, ako, yung kabuuan na ginagawa namin yung movie, parang pagka pala talaga, merong nasa loob ka ng isang masayang, kumbaga, surround yourself with ano eh. Ano nga yung tawag doon na para maging okay bubble. Ka? Hindi, bubble! surround yourself with positivity, oo. Kasi sa totoo lang, bago talaga mag-start tong
shooting na to hanggang kahuli-hulihang hibla. Nakikiusap kami na baka naman pwedeng uwian kaming momshies. As in talagang nagkaiyakan na kami lahat. Pero talagang pagpipilitin mo at alam mo na nasa tamang company ka at makikita mo talaga na bawat isa nag-e-enjoy, bawat isa ay talagang nagsasacrifice na hindi nila kasama ang pamilya nila for 2 weeks. Talagang maiinganyo ka tas lalakas yung loob mo. So, yun yung isa sa talagang na-realize ko na nakapagpalakas din ang loob ko dahil tinitignan ko rin yung mga nasa paligid ko. Kumbaga, pinakikiramdaman ko sila. So, pati ako na-uplift na din nung time na yun. Binigyan natin ng chance eh. Yes. Binigyan natin ng chance na itry na gawin nating... First time eh. First time natin mababoy yun eh. Yung parang new normal. Yes. Diba? Lock-in, lock-in. So, trinay namin yung lock-in. Eh, syempre, mga nanay kami. So, talagang mahirap sa amin na mawala sa loob ng bahay. So, di ba? Ang dami naming worries noon, but yes, ang galing, Moms. We did it! Kaya, kaya pala natin gawin yon. Yes! On behalf of Pinoy Webster Toronto, thank you so much po. And good vibes lang. Thank you so much, Pinoy Toronto. Okay. Thank you. Thank you, Coco Martini, and who else? Thank you so much. Yehey, thank you. Ay, tatlo na sila. Oo, pero isa lang magkailangan. Ah, okay, okay. Okay, thank you. And this time around from Phil Amcoy, Honolulu, Hawaii, from Amelia Casamina Kabatu. Hi, Miss Amelia. Aloha. Hi, everybody. Aloha. Aloha. Aloha, Miss Amelia. Here in Hawaii, it's about 8:51. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede mag-rabihiyo, gagayem, kagagapsat. I am Amelia Casamina Kabatu, and I represent both the Phil and Courier, which is Hawaii's leading Filipino publication, wow, and also Sky Radio, 1270 AM on your dial, which is Hawaii's longest Filipino radio program. Okay, very, 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 very briefly, I do want to let you know that Hawaii has a very large Filipino population. Yes. Okay. In fact, Filipinos in Hawaii are the largest growing ethnic group in our island. Wow. So we are very proud of that fact, and we are constantly growing. And we have many ethnicities in our island, and we are so happy that in June, your movie will be played in one of the most popular movie theaters in Hawaii. Because of the pandemic, the theaters were not open for over a year. Mm-hmm. And your movie is one of the very first Filipino Tagalog movie that will be shown in Hawaii. Yay! So let's make that one a great big aloha and maraming salamat po. We are very, very honored to be asked to join this first con. And I just want to say this. Like the Filipino, like the Korean dramas, every ethnic group watched them. Now, here in Hawaii, we have all the different ethnicities. Does the movie have English subtitles? Cool. Yes, po. Yan. Derek Easy can answer that. Yes, po. Meron po kami subtitles po. Pinagpuyatan po namin ni Daisy subtitles na dumugo po ilong namin kay isip ng English. Meron po para po sa inyo. Subtitles. Oh, I can help you with subtitling, you know. Charos. You know why? There's a lot of non-Filipinos that watches these stars because the stars are so gorgeous, you know? They're beautiful. Their skins are flawless, and the love teams are absolutely amazing. So that's why there's a lot of non-Filipinos that watches the movies. And there's another question from our group here in Hawaii. Will there be a virtual greeting or appearance by any of the stars during the June 4th screening here in Hawaii? Uy, oh there be... direct, meron nga ba? I don't know. I think it's a great chance if you can. As of now po, ang alam ko po meron po kaming premiere night ng May 27. Pero for those kinds of arrangements, sige po, of course, the stars in the people are here. But since you raised it po, Miss Amelia, I think
o pwede yang erase sa kanila para magawa niya ng paraan. Yes, hi, hello lang naman, di ba? Para maipakita po namin ang aming flawless skin and beautiful face. Yes, absolutely. And you know, it's here in Hawaii, I've been told that it'll be aired on June the 4th. Ay, okay. Here in Hawaii. Oh, okay. So, you know, TFC mainland team can somehow put it together. And if it does, then we will definitely on both the Philam Courier and the KMBI Radio to promote it. So you should contact us. But to all of you, please stay safe. Here in Hawaii, we're very fortunate that our COVID counts are quite low, and we're now hopefully opening up to a normal level. Yes. Now, I miss the Philippines. We cannot come back for a while without all the restrictions. So please stay safe, stay healthy and happy, and I appreciate all of you. Oh, yeah. Please come to Hawaii. Yes! You know, Jolina, you're so sweet, honey. I think I don't know if I met you here in Hawaii. Did you come to Hawaii? Yes, po. Opo. Okay. You were at KMBI Radio, I think, when you came for the Yes, po. So whenever the opportunity arises, we invite you and we will definitely promote your movies. Okay? Yes, po. Thank you so much. Thank you, Ms. Amelia. Thank you. Thank you, Ms. Amelia. The publisher of Philam Courier is online. Mary, you want to ask a question? Mary Cordero. She's the publisher of Philam Courier. He's leading the publication. Everybody wants to be on the cover. Okay, she probably left but red. Anyway, God bless. Take thank care. Thank you so much. Thank you. All right. Thank you so much, Miss Amelia. Okay, so at this point, we'd like to... Ang dami pa kasi, 18 pa po. 18 press pa magtatanong. Okay, this time around, I'd like to introduce from Arambolo Live, Miss Nikki Arambolo. I hope I said that right. Arambolo? Arambolo, opo. Hello! Right. Hello, Miss Nikki! The question is for, and what time is it there, wherever you are, Miss Nikki? I'm in Los Angeles, California. Where exactly, in LA? It's almost 12 at night. Opo. Okay. And the question is for? For the mom she's. Well, first of all, advance congratulations to the cast and the crew on the movie. Everyone is very excited. And my question for the mom she's, the three of you have such different personalities from each other. What do you think makes your friendship click and what makes your bond so strong? Okay, who's ready to answer the question? Go, mom she's. Go. Kailangan ganyan din yung pag ano, ha? I think it makes us different from what happened. It makes us click when because our yung joke namin is the same. Pilik mata talaga ang dalawa. Is ganon. Parang isa lang ang joke namin ganon. Parang yung aming kwan kasi Nikki, I'm very sorry, I cannot handle it. It's okay. Pare-pareho kaming momshies, pero magkakaiba kami ng gusto at magkakaiba kami ng kung paano namin alaga anak namin. And yung pagiging magkakaiba namin, hindi namin yung tinitake na kumbaga bawas sa friendship. Kumbaga, mas ginagawa pa namin siya inspiration na, marami akong matututunan kay Mom Shikars kasi yung mga anak niya, teenagers na, kay Mom Shimels naman, may mga babae siyang anak, yung ganyan. So, kumbaga, lahat tinitake namin positively and masaya lang talaga kami magkakasama. Kahit on and off camera, what you see is what you get. Right. Kaya yun. Thank you, Mami Jules. May i-add ka, quick QM. Okay, we're good. We're good. Okay naman. Nasabi thank na ng mga moms. Yeah. Okay, we're good, Nikki. Thank you. Congratulations thank you again. Thank you. All right. This time, I'd like to call in from San Diego Filipino Cinema, Adrian Pangilinan. Charot lang. Adrian Pangpanga. Charot. Pangpanga.
Hello, everyone. Hello, Kaka Starstruck. Hello, Ma'am Shiz. Hello, Direk. Hello, everyone. Pati si Sir Eric, sinabi yung pangalan ko. I mean, sorry, wala. Pero na talaga, since madami pang tao, pati my cutoff naman, yung tanong ko lang for everyone, talagang saglitan lang, if everyone can describe what this movie means to them in one word lang. Okay. We can entertain that one word lang daw, tuloy-tuloy na. Let's start off with Jaiho, one word. What the movie is about? Blessing. Blessing. Johannes. Oh yeah, I remember that uncle. One word. Love. I'm sorry? Love. Oh, that's sweet. Bakit gano'n, sir? Bakit kailangan ng comment? Bakit may oo? Juliana? Dudugtungan ko rin kay Johannes. One word nga, diba? Unconditional. Blessing, love, unconditional. Okay, direct, Miss Daisy, one word. Empathy. Ay, naunahan ako ni Miss Daisy. Tremendous. Wow. QM? Fun. Okay. Ma'am si Jules? Bardagulan. Oh, one word yun. Ma'am si Mel? Lesson. I'm sorry? Wow. Ani lesson? Wow. Lesson. Pen. Very easy. Come back. Pwede. Iba din siyempre. Adrian, you're good. Yes, thank you everyone. Pati katulad sabi ni Beshi, Nikki, advance congratulations. And glad to meet all of you virtually. Thank you, Adrian. San Diego. Salamat. Okay. And this time, I'd like to call in from Philippine News. LA din yata to. Bradford Atkins. Hi, Bradford. Ay, English ang ano? Ang last. Hello. Ay, hi, kumusta? I'm actually in Salt Lake City right now. Oh. It's 48. That's in Utah, right? Yeah, it's 48 degrees and it's 2:01 a.m. Ay, madaling araw. Oh, sorry, madaling araw na pala. Sir, kaya pala parang bedroom boys na po kayo. Nalunong bat ka na. Nalunong bat ka na late na dahil sa amin. Hindi. Di ba sabi mo kanina i-identify yung place tsaka yung... Oo naman. I was just joking, Bradford. Ikaw talaga. Oo, sinasagot. Okay. Since madaling araw na, my question is for Direk Easy Ferrer. The pandemic director? The pandemic director. Takot yun. Direk, I'm not sure which one yung nauna, yung BL series mo or itong movie, pero I admired your works sa BL. Thank you po. Salamat. As a matter of fact, isa ako sa mga natuwa na nabigyan siya ng second coming and you kept the mark. Now, nag-switch ka sa comedy, what would you consider would be the mark of an Easy Fair movie? Mayroon ng tanong. Okay. Sorry. Okay. For me, I think ang mark is I'm bringing back the family comedy tone or genre, yung klase ng comedy flavor that na-miss ng mga tao. So I think parang big mark for me is yung... Kaya nga sabi ko kanina, it's a comeback. It's a comeback of this kind of genre. It's a comeback for Miss Julina, for Miss Carla, for Melody sa mga movies. It's a comeback for me sa Star Cinema. So it's a revival of some sorts of things like this genre. Yung ganong klaseng mark na maraming nagsasabi na they missed something like this. Na something na comedy na ganito. Ayun. For me, yun yung marka. Okay, the way I observed you, yung mark mo dun sa BL, meron kang sense of subtlety, yung hindi masyadong binubulas-las pa. Yung nandoon pero hindi pinapakita. Ganyan din ba dun sa Ma'am Shiz? May mga eksena ka bang pinakita na hindi masyadong pinapakita pero effect na effect yung comedy? May mga ganda. Actually, what's difficult about this is because dahil larger than life siya, kailangan nakabukang kang lahat, nakabulat-lat lahat. Pero out of that bukang kangan and bulat-latan, meron mga subtle emotions and ideas na hindi nakapresenta sa harap
Pero kapag after mong tumawa at ma-analyze yung scene, doon mong malalaman na, yun yung sinasabi niya na malungkot mag-isa. Yun yung sinasabi niya na kahit na mahirap kayo, kaya niyong makasurvive basta magkakasama, ganun. Parang nakabulat-lat siya pero may nakatago sa likod. I think, is your mark. Thank you, Izzy. Okay, yun naman mo pala, ba't tinanong niyo pa? Salamat po. No. Naliwanagan na ako. Salamat po. Thank you. Thank you, Bradford. Thank you. Sana makabalik ka dito and attend our MediaCon sa physical, Bradford, ha? Thank you, Sir Bradford. Thank you. Thank you po. Thank salamat. You. Thank you, Mom Shoes. Alright, thank you, Bradford. And this time I'd like to call in from Scenes in the City, Richard Lau. Hi, Richard. Hi, good morning, everybody. And hi. I'm from hello. San Francisco. Wow, ganda ng background ni Sir. Siyempre. And this question is for all the momsies, three of you momsies. It's on a personal level in these pandemic days. What do you think are the ideal grades of a momshi? Ako muna? Sige. Para sa akin, yung pagiging strong yet fun. Kasi mahirap talaga para sa isang nanay na magkaroon ng ganito. Iba yung anxiety na nabibigay. Pero kung ikaw ay strong and at the same time fun, parang hindi mararamdaman ng anak mo yun eh. Di ba? Kung meron kang kakayahan or may skill ka na matapang ka pero masayahin ka, walang magiging problema at hindi mararamdaman ng mga anak mo na may pinagdadaanan sa labas ng bahay. Yun. Yeah, that's good. Okay. Thank you, Pa. Alright. Thank you. And Richard? Richard? Yeah, and to Mom Shimel's Mom Hey, Carla. Yeah. Yes, Pa. Yeah, what's your ideal trait for being a mom sheep? Ideal? Hello? Yeah, uh-huh. Ideal traits for being a mom sheep. Courageous and kind. Mm-mm. Oh, that's good. About Melai? Melai? It's prayerful, sir. Oh, that's good. Well, thank you for everyone and congratulations for your movies. Thank you, sir. Yeah, enjoy there. Okay, we're now down to our next territory naman po. From this time from Europe. Wow, Europe. From one Philippines, Mimi Mili Gimeza. Hi, Miss Mimi. Hello. Not actually Mimi Millie, but Jeremy of I'm representing One Philippines UK here in London and Germination. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Hello, mga mamshies and to Direk Isiperer. Well done and congratulations in advance for this one. So basically, my question is just for the three mamshies. If you are going to switch or swap soul with anybody in this world, who would it be and why? Okay, we can answer that briefly, mabilisan. Let's start with Mom Shimels. Catherine Bernardo, so that I will with Mom Shimels. I with Mom Shimels. Anybody in this world? Anybody. Bernardo, so that I will be the future. I'm daughter-in-law of Carla. Thank you for that. Thank you, Mom Shimelay. Mom Shijols. Wala pa ako maisip. Mom Shikars, ikaw muna. It's okay na kung sino ba? Siguro great personality. With? Ako siguro, ako na lang, Ate Cars. Siguro ano na lang, ang unang dinig ko kasi kanina sa Mom Shis, ako si Mom Shikars kasi gusto kong maramdaman paano magkaroon ng anak na isang Daniel Padilla. Tingnan na. So yun ang sagot mo? Oo. Alright. Ma'am si Carls, anong sagot mo? Okay lang ba kung hindi na ako sumagot? Wow! Hello ka lang. Sino ba? Naku, ang hirap niyan no. Kasi sa buong mundo, siguro ako, nanay ko, kasi ang galing ng nanay ko, parang wala lahat ito kung hindi dahil sa
pinamanan niyang pagiging generous. So, kung maibabalik man yung buhay ko, gusto ko yung maging nanay ko kasi nakaka-happy talaga mamigay eh. Sa inyo na to. Mama Thelma! Pinamigay na yung job. Mom, she cries. The candy man. Thank you very much. Thank you, Sir Jeremy. Thank you. All the best. Thank you, Paul. Thank you so much. One Philippines. Ayan. Sorry talaga, kailangan kong bilisan or else mapuputol daw tayo. Ay, gusto ko i-cover lahat. Okay, this time around from Filipino TV Europe and Leslyn Macose or Macos. Hi. And Leslyn. And Leslyn. Okay, so I think he's naka-on naman siya. It's just that ano. Yan yung naka ayan yung Ann Leslyn, yung naka-blue na parang si Bless. Si Juliana. Hindi, si Juliana yun. Okay. Skip na mo yung Ann Leslyn, will give away pupunta naman tayo kay of course kay Filipinos. Carlo yan. Hi Carlo. Filipinos. Carlo. Hi, Carlo. Wala na sinasabi na tayo. Tayo na lang magtanungan. Question ko kay Direct EC. Direct, wow. Saan ka nagpa-dry ng hair? Hoy, nag-plancha yan! Nag-plancha. Mabalikan natin siya. Hopefully, mabalikan natin siya si Carlo. Yan, ha? This time around from Tag 91.1, Carrie Bell and Daddy Bluebird. Ayan. Hi, sir! Hi! Palaro nito isa ba? Anong kasama ko? Carabel. Ay, we're from... Si DJ ko para si Juan. Ay, ako na pala. Walang kasama ko. We're from Tag 91.1, the only Filipino region dito sa UAE. So, ang tanong ko lang, since nasa pandemic na tayo, mga mamsis, mga Inday, di pa kayo nahihirapan sa shoot or affected yung mga acting nyo ngayong may health protocols, mga restrictions. Katulad na sinabi ni Jurina kanina na uwing-uwi na. Di pa kayo, hindi pa affected yung focus yung sa shoot. Yeah. Affected, syempre affected kasi tao lang, diba? Pero syempre pag nangibabaw din po yung professionalism mo at talagang mahal mo rin yung ginagawa mo, may passion ka talaga sa trabaho mo at katulad ko po, ito lang ang kaya kong gawin, ang maging artista at maging nanay. Hindi naman, pero at nandito talaga yung passion ko, so yung affection ng bawat pangyayari or yung nararamdaman, longing, diba, na pag may lock-in sa trabaho, na iibsan naman po basta't mahal mo kasi din yung trabaho mo. So, dapat marunong ka lang mag-balance. Ay, galing. Galing. Thank you. Okay, ganun na lang po ba yon? Wala bang pakimkim? Nagpakimkim! I-add ka, Ma'am si Joss o Ma'am si Car Amels. Kasi okay na kami doon, Sir H.A. Yes. Hindi, Mila. Gusto ko marinig sa hindi, Mila. Amela, gusto ko marinig. Bisaya, bayaan na si Kwan. Ay, Bisaya na. Sige. Sobrang talaga kami affected talaga, sir. Sobrang pag-affected namin. Actually, sa totoo lang, half lang po ng movie ang mapapanood nyo dahil umuwi na po kami. Hoy! Hindi lang tayo rin sa rin. Anyway, hinayanan talaga namin lahat ng pagsubok kasi iniisip rin namin, goodbye well, to you. Iniisip din namin na sa adjust may makukuha kami sa rin. Na para rin sa family, diba? Isa ka para sa family. At saka nung nandun na kami tayo set, masaya na tayo. Kaya nawala na rin yung takot at saka pagod. Right. Yun, hindi po parang naapektuhan po kami pero dahil iniisip namin na yung gagawin naman namin ay yun magpakatotoo na tayo dahil kikita naman tayo dito, 'di ba? Meron din tayong income na makukuha dito so para rin naman sa family natin. Pero pera na lang, diba? Hindi, pero talagang yun na nga po. Tamam siya talaga. Salamat, salamat. Thank you. I'd like to call in from Rikin J in Singapore. Junrik Gunan. Hello, Sir EJ. Ayan, malapit na daw. Singapore na tayo. Alright, magandang hapon sa inyo mga mamshies. June here from Singapore. Meron lang ako... Hello po. Yes, I know ilang taon na kayo magkakasama bilang mga mamshies. Kung merong karakteristik o trait or anything sa ibang mamshies na sana meron ka, ano yun?